Konnichiwa buddies, this is Chris Sniper. Nandito pa rin tayo sa area sa Surigao del Sur. Ang site natin ngayon ay ang site ng Team Toyota. Ang team leader natin si Bro Arthur. Bansay Team Toyota! Bansay! Okay, maraming salamat bro sa tropa dito na ganda ng accommodation. Then, ang ganda ng site. Ha? Halos parang sobrang siniktras na nasurvey namin ah. Galing umaga hanggang maghapon. Okay. So, maraming salamat. Then, we are praying for success for this operation dito sa Surigao del Sur. Amen. Okay. Bansay! Bansay! Okay. So, una-una, nag-vlog kami ulit dahil may papakita kami na sikreto, no? Para makita nyo talaga na Imperial Site ito ang area na sinusurvey namin. No? Rich in history sa sinasabi ko na kanina ng living witness dito ay isang makapili. Makapili means friend ng Hapon. Utusan. Yan yun. Mga Pinoy na friend ng Hapon na utusan nila sa pagkain, sa lahat, no? Sa pag-guide, sa area, ganun. Okay. Una ipapakita natin ang heart. Ito. Ang heart na to. Asan yung ito sa sukat? Sukatin natin ang lens niya para makita nyo gano'ng kalaki. Ayan, diretso. Pila ka feet? 8 feet. 8 feet. Okay? So may 8 feet siya na length or taas. Okay, dito naman. Dito na side niya. No, talagang pinukurma yan. May cutting talaga yan dyan na letter C. Yan. Okay? Yan. So mayroon siyang 1 meter or 4 feet sa cutting dito. Okay, 4 feet. Nakaslab. Pag dito, 4. 4 by 8. Okay. So, matatawag natin tong base marker, no? Kasi naka-fix ito. Then, hindi talaga ito nagalaw. Dahil, very malayo ang area na to, nasa bundok. Tingnan natin doon, may isa pang bato na may mga wave-wave. May balud-balud. Pero may sikreto yan, ituro ko maya. Dito muna tayo mag-decode, mag-remap. Papakita namin to para maintindihan nyo. Okay. Pagtatayo ako sa heart, itong gamitin mo, hawak ka ng compass, tingnan mo ang orientation. So, galing dito sa heart, dyan sa sea, kita nyo, ito yung arrow pointer natin, itong puti ah. Okay. So, nubinta yan. So, ibig sabihin, facing east tayo. Nakaharap tayo sa sunrise. Dyan ang sunrise pag umaga. Okay? So, itong kurba na to, ang meaning ng letter C na to, lalo na naka-due east siya, code 3, ibig sabihin yan, portal or may daanan. Or prone to dig site. Paano natin ma-confirm na dig site siya? Okay, unang-una, ito. Sa heart na to, tingnan yung heart, wala siyang malaking butas. Kasi pag ang heart may butas dito, dito tayo magukay. Direct under ito siya, ang heart is reference, lock point, base marker para sa dig site. Okay, mayroon yung sikrito, yan o. Arrow pointing. Pointing arrow yan. Yan o. Ganun yan ah. Yan. Okay, dito. Pointer. Okay, pointing to deposit. Okay, again, dito sa kabila, itong sabi kong bato. Tingnan natin ang daming wave dyan, no? Dito, dami. Pero may nag-isa dito na napaka-unique. Dito sa may dulo siya. Winter pa rin. Ito. Walang. Okay. Anong sikreto? Mayroon to siyang butas na pa-horizontal. Saan yung pantusok? Ah, ito na lang. Okay. Tayo to, no? Okay. Yan o, ang butas, o. Oh. Di kasi yung daliri. Diyan lang siya. Pero ito, papasok natin. Yan. Papunta dun. Mayroon siyang 1 inch. Yan. 1 inch yan. Okay? So, directional. Arrow, head. So, ang direction niya is pointing to target. Ito, kukupasan natin para makita natin talaga. Yan o. Okay? Papunta siyang north side. So, ibig sabihin ito, green degrees ang ginagamit nila. Okay? Suka tayo dito. Going to deposit. North eh. Nasa 12 lang yan. 12. 12. Sa pole, sa? Lakas mo sa 12.
dali. Saka kasi. Okay. Okay. Good. Ayan yan. So, north orientation, may arrow, may arrowhead going north 12 feet. Dito naman, meron siyang arrow. Ito. Kunin natin ang trace. Okay, malapitan lang, no? Okay. Diyan siya. Okay. So ito, buddies, ito. Ito yung tinatawag natin na cross intersection. Pag kumpas natin ng S dito, tuloy kahoy na taas-taas para ma-explain na ito. Ito to. Hindi mo lang, kanin. Kanin. Huwag ka ng taas. Para makita niyo ang proper mapping. Ganun siya, oh. Wala tayo yung ruby. Okay, di ba? Pointing arrow, ha? Iwi mo po diyo. Ana, okay. Ito siya, doon sa isang arrow. Kumpasan natin, natama siya sa norte. Na. So, south, north, okay. Diyan siya mag-intersect, okay, forward. Yan. Ito siya, dito na tayo kukumpas, kunitan sa letter C. Yan, tinatawag natin na cross intersection. Ayan. East side. Ayan. Yan ang cross intersection, green degrees yan. Okay? Cross yan. Or X-path, natawag mo iba. Okay? So, ibig sabihin, ito na ang fulcrum, ang center point ng dig site. Okay? Ano makita natin sa harap? Black point yan. May pader yan dyan. Pag-uwis na ka-pader yan. Tapos, may elemental marker yan na guhit. Pag gano'n, no? Good element. Klaro, no? Kana. Okay? So, due south, bakasimot, norte, dito tayo, mayroon siyang kinatawag na parang kabibi. Ano? Pero may passage. Nakawal to. So, ibig sabihin nito, passageway. Linear. Yan. Pag dito ako tatayo, makikita ko yung arrowhead. Madaanan ko yung item. 6 feet lang yan. Galing dyan. Papunta naman dito sa log point natin. Bangga siya. Size. Okay? So, dito ang sentro natin. Okay? So, ngayon, dito, para makita ang dito. Papakita natin ang detection. Kasi big load ang target ito eh. Ang heart, that means wealth under, then kailangan ng patience and perseverance para makuha. Ipaditik natin kay Bro Arthur. Gamitin natin ang Japanese wand para makita nyo na hindi ako ang naditik, ha? Para sabihin nyo ginalaw-galaw yan. Sa lahat ng mga marunong gumamit ng Japanese wand, ma-prove talaga nila na mayroon siyang sekreto para siya makuha ng dimension. Okay, yan na, may staka na yan. Big load target eh. Na yan. Okay. Sentro. Ayan. Malaki ang load, di ba? Dimension niya. Malaki ang hatak ng ions. Ibig sabihin, big load siya. Ang dimension niya is almost 3 by 5. So, napakalaki ng nasagap. So, ibig sabihin, malakas ang radiation dahil malaki ang item. So, hopefully, naintindihan nyo, buddy, sa remapping. Ipatulong. Dini-explain ko kasi may enclosed tunnel dito. Okay, dito muna tayo. Okay na yung load na yan. Yan ang sinasabi natin na dito tayo. 135 degrees. Yan siya. Yan sa spot. Sa opposite niya dito, baliktad tayo. Yan. Load to load na to. Turo ako muna. Dito. Dito ako sa load na. Yan ang 315 degrees. Saan ka babangga? Babangga ka sa bato na yan. Tapos doon sa enclosed tunnel. Tunnel na sinarado. Maganda to eh. Okay. Tingnan natin. Yan ang tunnel, buddies. Napasok na ni Bro Robles. Yan, dali ka muna, Bro. Dali ka muna. Okay. Tingnan natin. Lock point, winter. Winter to portal, door. Yan siya, buddies, ha. Ito si Bro. Sila mismo nakapasok dito, ang tropa natin sa Team Toyota. Tingnan natin ang pagkagawa. Oh. Malaking bato, nakaslope, pag ganun. Bato, nakaslope. Yun, may pointer to dito eh. To. Arrow pointer. Makita yan sa taas. Pointing arrow siya. Pag-drop dito, then may duct.
So, ibig sabihin, deposit. Nagturo lang siya ng portal dito, ang daanan. Okay, ito naman, medyo hard din ang ukit niya, papunta sa loob. Patusok dito. Okay, tingnan natin. Ito siya, talagang sinasadya. Pinatayo. So, door. Or daanan. So, kailangan natin i-open. Yan ang tinatawag natin na enclose. Sinarado. Sinarado nila ang tunnel. Then, ito. Mangyari. Pinasok na nila ni bro dito sa ilalim. Ang spot na yan, buddies, makadaan ka dito sa gilid, oh. Makadaan. Pero, 315 degrees ang portal niya, northwest. So, prohibited portion, no? Sa Japanese. Dapat may proper operation. Proper procedure ang gagamitin dito. Okay. So, pinasok nila, ang spot na yan, dito, ito, sa top. Puro lupa yan. Nag-imbudo? Oo, oh, nag-imbudo. Puro lupa, tinusok, puro lupa talaga, backfill na lupa. Then, malawak sa ilalim ang diameter. Abot ng 5. Oh, abot. Maluwag. Oh. Pero kailangan, pag-i-operate ito siya, proper procedure. Okay, so ito yung tunnel portal. So, kwarto siya diretso dyan. Okay, dito tayo, guys. Thank you, bro. Okay. Maganda. Ito pa, mas maganda. Oh. Sa layo, oh. Ng dagat doon. Na. Dagat doon. Okay. Ito siya, mga nakuha to sa ilalim. Doon ha, sa loob. Ayan si bro Arthur nag-detect. Papunta doon ang Japanese wand. Sa loob. Okay, dito muna. Shell. Okay. Alam nyo ang shell, shell trench, doon sa loob. So, ibig sabihin, nakuha man-made. Doon. Nakuha nila. Dito ka bro, kuha siya bro. Okay. Sila ang nakakuha. Yan ito. Kita. Tawakan mo. Nakuha yan sa ilalim. Saka marami pa yan bro, di ba? Oh, marami pa doon sa loob. Marami pa yan sa loob. Ito, mga shell, mga basag-basag. Ibig sabihin, dala ng mga Japanese dito. Kasi, proven, may history talaga na may Japanese encampment dito. Okay, yan mga shell. Okay, so anong klase mga shell to? Warning sign to, yan o. Basag to sa kabila. Ibig sabihin ng shell, item inside. Kasi ang shell naman eh, ang unod niya ba? Pasok na siya. So, kailangan mo pang pasukin. Okay. So, ngayon, ito, very relevant kasi basag. Pero mayroon siyang pito. Isa, pitong race. Dalawa, tatlo, apat, lima, anim, pito. Warning sign. Possible explosive traps sa loob. Okay? Tingnan nyo man, parang binablasting. Kaya pag tirahin ito, blastingin din natin. Okay, good. Ito pa, marami. Oh, yan o. Oh. Tingnan nyo. Yan, mga basag-basag. Maraming traps. Tinapong ko dito. Oh. So, antique na siya. Matagal eh. So, walang tao na naglagay dito maliban yung mga Japanese soldiers dati na nagawa nito or sino ang mga inutusan nila na gagawa ng tunnel. Tapos, sinarado nila. Okay? So, yan, buddies, ebidensya yan na man-made sa loob. Kasi, nakabaon siya sa ilalim ng lupa. Kasi, ang may-ari din dito, hindi naman sila ang nagdala nito. Di ba, bro? Okay. So, isang evidence. So, proven na enclosed tunnel. Then, may ano siya sa loob. May chamber na. Chamber na yan sa loob. Ang backfill, puro lupa. Malalim. Tusuki nila, malalim talaga. Okay. Saan ang marker ng tunnel? Okay na. Ang heart, isang indication din na may tunnel ang area. Lalo na malaking heart. Okay. Then, big load. Okay na yun. Dito tayo sa portion ng bato na to. Ito. Doon ka, bakit yung bato na. Kabila. Makita natin ang tunnel sign. Okay, tingnan natin. Ito. Kung tingnan natin to, buddies, yan. Malaking hole to. Pumapasok dito ang kahoy. Kahoy? Sige, pasok. Ipasok. Isukatin natin. Okay. Mandain lang. Yan, oh. 13, 14. No? 14 inches paloob. Yan, no? Okay, thank you. Ala, sikrito pa, di ba basa na? Oh, talungan na. Okay. 14 inches paloob. So, pagtingin mo, lock siya, oh. Lock, ha? Di siya didiritso. So, hindi siya telescopic. Ibig sabihin, may barrier. So, ibig sabihin, ang marker na to is indicating a short tunnel. Or enclosed tunnel.
Ang marker bodies na taniling ganito, mapasok yung kamay mo, buong kamay. Yan. Okay? Pero sarado siya. So yun ang ibig sabihin. Tapos, kukumpasan natin, then i-prove natin sa elemental decoding yan. Nakadorte yan. Tingnan yung pointer. Para maklaro. Yan. Due north. Papasok ang tubig. Hindi dadalo yung tubig dito kasi paloob siya. Yan o. Kaya hindi nga mahubas. So, asan direksyon niya? Papunta doon sa portal ng tunnel. Yan. Yan ang due north. Okay? Sige. Diretso tayo. Okay na yun. So, that means 15 feet. Pilang yung sukat natin? 14, no? 14 to 15. Kasi may ano pa dito. Basta makuha siya 15 to 18 feet. Maabot mo yan dyan, no? May sukat siya. Sukat din yun dun. Yun ang conversion. Inches to feet. Okay, so wala na tayong makita dito. Bangin na yan. So, lock point to. Ibig sabihin, pag dito ka nakatayo, harap ka ng norte, makita mo ang marker na inclined. So, ibig sabihin, papasok tayo. Yan ang tunnel ang tinuturo niyan. Hope naiintindihan nyo. Yan. Ito pa may mga aruwi pa. Okay. Ito naman siya. Mali. May grab type dito eh. Grab type dito. Okay. Ito siya, para siyang wine glass. Ito. Cut. Ito, maklaro ang angle dyan, na wine glass. Yan. Binaliktad. Okay, hindi siya pag ganun. Kasi pag ganun siya, naka-position, directional pa yan. Ito siya, gihuwad. Ibig sabihin, there is an item under this rock. Ha? Kaya bro, i-detect? may ano na yun eh. May banda. May marker na yun. Okay lang ipin. Ang direction niya, pag ganun. Yan. Tapos sa isang grab type dito. Ito. Dito lang siya. So hindi dito ang item mismo sa rack, sa ilalim. Sa ilalim pa. Okay, so yan ang spot. Okay. So makita naman natin may country dito. Ito, under trees. Bidyohan ya. Number 3 ito. Okay? So double portal. Dito natin pwede daanin sa ilalim. Ako kayo dito, dinidrift na lang siya. Eh, pero wag muna yan. Okay, thank you pa Tom. Dito muna tayo. So, ang orientation naman ito, itong load na to, sa ilalim ng bato ha, papunta doon. Yan. S direction yan. S twist alignment. Okay. North south. So, ibig sabihin, ang item dito is nag-triangulate. Isa, dalawa, tatlo. So, there is a triangulation within this space. This place, no? This within this perimeter. Tingnan niyo. Ang lapit lang pero ang setup matindi. Doon naka-enclosed tunnel dito sa ilalim ng bato. No? Diyan sa kabila napakalaking load kasi napakalaking heart. Nag-triangle 'yan. Isa, dalawa, tatlo. Okay? So saan ang unahin natin? Pintot asa man. Yun. Yun pala. Okay? So pagpipilian lang 'to, buddy. Swerte 'to, site 'to eh. No? Kasi sa isang spot lang, oh, tingnan yung area, ang liit lang, pero kumpleto ng marker. Pagdating mo sa remapping, kasi wala tayong dalang mapa, marimap natin, matukoy natin ang spot ng items na binabaon ng mga Japanese soldiers dati. Okay, so yun lang buddies. Hopefully may natutunan kayo sa vlog na ito. Okay, dito Pundok Tanan. Okay, thank you Black Phantom. Okay. So maraming salamat sa Team Toyota dito sa ano yung address natin kanina? Surigao del Sur, Lianga. Okay? Bago natin Bansay Team Toyota, bago natin tapusin, shout out muna baka may kumustahin kayo sa mga kaibigan niyo. Kumusta ang mga kuyab dia? Ka-joker ko din bro. Driver namin, ito ano pa si Iking. Okay. Iking, salamat sa okay. Namin at okay. Maya. Sige. Salamat. Okay, salamat. Maraming salamat. So, once again, salamat kay Lord na natapos tayo sa pag-remap dito. Then, pauwi na kami mamaya. Sana safety travel. Okay? Maraming salamat. Team Toyota, Bro Arthur, sa mga tropa, lahat. Thank you. Arigato gozaimasu. Team Toyota, Bansai! Bansai! Sayonara!
Tingnan natin yung portal. Okay, once again buddies, this is Chris Sniper saying it's sleep and explore. Bansai.